Hi mga kulits! Welcome back to my channel, Mark De Los Santos Vlogs. And today, andito tayo ngayon sa Sakra, Saudi Arabia, which is a province in Riyadh. And ang destination natin today is yung Sakra Heritage Museum. So, samahan nyo ako today at tingnan natin kung ano makikita natin dito sa Sakra, Riyadh, Saudi Arabia. Moments later. Ayan, so mga kuilits, Sakra is one of the provinces here in Riyadh, and unlike Ushigar, Sakra is hosting one of the heritage villages here na maaari rin bisitahin every weekend and free of charge. Wow! So ngayon dito tayo to explore yung area na to. Kulilits, nandito tayo ngayon sa Sakra, which is 2 hours away from the city center, which is yung Riyadh City. And here, like ng Ushigar, makikita tayo ng maraming mga lumang mud houses, which is dated back 1,500 years already. So, napaka-historical ng places. And of course, sa panahon natin ngayon, is napaka-unusual makakita ng mga ganito. Kaya sinasamantala at of course, napaka-picturesque at napaka-rich ng history ng mga areas na to. Ayan, so mga kuyos, nakikita nyo naman na kung paano nila pinipreserve yung mga ruins dito. Ayan, nire-reinforce nila yung mga walls o yung mga beams o yung mga support. And for me, it's worth it na i-preserve itong mga bagay na ito.
And mga kulits, ito yung mga wells nila before nung unang mga panahon. Dito sila kumukuha ng mga tubig na ginagamit nila for drinking, for taking bath. At tignan nyo naman kung gaano kalalim. Hindi natin makita yung pinakailalim niya. Galing. Mga kulits, please take note yung mga establishments dito na ni-restore nila is still habitable. So may mga nakatara pa rin dito. At syempre, sa labas is mukhang luma, pero sa loob is modern na. Kaya maganda pa rin puntahan dito. Ayan mga kulis, makikita nyo yung mga walls na gawa sila sa pinaghalo-halong putik at dayami. Hindi ko lang alam kung may kasama pa itong dumi ng camel or ng baka. Pero normally ganun yung ginagawa nila sa mga mud houses na ito. Ayan kulis, dito tayo ngayon sa Magbab Market. So tignan natin kung anong meron dito sa loob. Ayan, ongoing po yung kanilang construction or renovation or restoration for me, or preservation pala, yun yung tamang word. Like what they did to this building. So it was made of mud house before, but they preserved it para mapangalagaan at manatiling matibay yung mga buildings na ito. Ayun mga kulits, even yung mga kalsada dito is hindi nila kinongkreto or hindi nila cemento, just to give the feel and yung experience pa nung mga kalsada nung unang panahon. Tingnan nyo mga kulits. Tingnan nyo yung construction ng mga pinto. Ganyan yung itsura ng mga pintuan nila before, which is manually crafted, pati nilagyan nila ng mga designs. A few moments later. And so guys, ito yung famous entrance nung Chakra Heritage Museum, which is nakikita natin dyan yung fountain sa gitna. Tara, let's see kung ano meron dito. Ayun mga kulilis, nandito tayo sa area kung saan natapos na lang yung preservation. Natingin nyo naman, malinis na yung area, may mga bulaklak na. But still, makikita nyo pa rin yung heritage ng mga building. Ayan kulilis, nandito tayo ngayon sa loob ng isang building na na-preserve na nila. Ayan, nakita nyo naman na naayos na lang yung mga edges at nasimento na rin yung mga sahig. And sturdy na rin yung mga walls. Pero still, andun pa rin yung composition ng pagiging madhouse niya. And let's see kung ano meron sa taas na kitayo. Oh, sarado ang pinto. Oh, no!
Ayun guys, andito ako sa isang ruin. Eh nakita nyo naman kung gaano kaluma yung gate o yung pintuan na ginagawa dito, which is made of wood. Ayan, kita nyo kung gaano kaluma. And yung edad nito is almost 1,500 years old na. So it's an honor to see yung mga heritage na ganito. At of course, hindi naman tayo lagi nakakakita ng mga ganito, kaya I'm happy na din na na-experience ko ito in my lifetime. So ayan guys, yung pinaka-square o yung pinaka-plaza nila during those times, which is na-restore na rin. And dito makikita yung mosque at syempre yung mga market places. Ang makikita natin dito, mapasok tayo dito. Nakita nyo dyan yung mga tindahan nila. Ayan. Kaya yan ang itsura ng mga tindahan nila noon. So parang ito yung pinakapalengke dito sa chakra dati. Ito yung mosque dito sa chakra. Makikita nyo naman yung napakataas na tower. And syempre na-restore na rin siya, pero andun pa rin yung vibes ng pagkaluma ng design. Yeah. Enjoy pa rin. Ayan, so mga kulits, ako'y babalik na doon sa aking sasakyan. At inaantay na nila ako doon. So, see you later. Ayan mga kulits, so hanggang dito na lang yung vlog natin. And this is Chakra Heritage Museum. Pwede po pumunta dito every weekend. Libre lang po. At of course, always follow the restrictions pagdating po sa pandemic policies, like social distancing and wearing proper face mask. At syempre, of course, ingat-ingat po dahil meron pa rin pong virus na pag-alagala dyan. Kaya muli mga kulilits, for more videos like this, just don't forget to subscribe to my channel, Mark De Los Santos Vlogs, and hit that notification bell para update kayo lagi sa aking mga videos. Kaya muli, maraming salamat. Ingat! Peace!